Sa kabundukan ng Cordillera, mayroong tradisyonal na paraan ang pagpipreserba ng karne na buhay pa hanggang ngayon. Ang tawag dito, etag. Pero ang mga taga-Laguna, mayroon ding sariling versyon na kung tawagin naman nila, balol, na nangangahulugang tuhog sa timog Katagalugan. Pero di gaya sa Cordillera, ang pamamaraan nilang ito tila limot na. Ilan na lang kasi ang marunong gumawa ng authentic balol. At bibihira ng matagpuan ang mga orihinal nitong rekado, lalo na ang baboy ramo na pangunahin nitong sangkap. Kaya ang pamanang putahe ng kanyang mga ninuno, pilit pinipreserba ng cultural advocate at kahwander nating si Joel. Nung unang panahon, ang mga tao ay kapag lalo't higit sila'y nagdiriwang ng mga kapistahan, kaarawan, sila'y nagkakatay ng baboy o naghahandog sa kanilang mga diyos-diyosan. Sa ngayon, ang word na balol ay unti-unting nawawala dahil sa unang-una, ang siyensya at saka ang teknolohiya ay malayo na ang nararating. Di gaya ng itag ng Cordillera kung saan inaasinan lang ang karne. Sa paggawa ng balol, samot-saring pampalasa ang inilalagay. Iba rin ang paraan nila ng pagpapausok dahil ginagamitan nila ito ng dahon at tangkay ng bayabas at lansones. So ganito yung aming ginagawang pamamaraan that time dahil walang refrigerator, saka wala pang kuryente. So this is how we preserve our food. Lalagyan muna ni Joel ng asin ang karne ng baboy. Sa kanya ito palalambutin sa pamamagitan ng pagpukpok gamit ang kawayan. Pinaluluwag lang naman natin yung mga laman. Pagkatapos, ilalagay na ang iba't ibang pampalasa. After na malagyan na natin siya ng salt at saka ng mga seasoning or herbs na magpipreserve sa kanya. Ito yung ating turmeric mango. Isang klase ng luya. Dito natin siya lalagay kasi meron pa din siyang preservative na property na nagpipreserve ng karne. Ilalagay ang karne sa tapayan at iimbak ng 48 oras. Pagkalipas ng 2 araw, papausukan na ang karne gamit ang dahon at kahoy ng bayabas. Ang bayabas ay mayroon siyang antibacterial, antifungal, bactericidal property na kaya niyang makapag-preserve ng karne. Pausukan ito sa loob ng 8 oras hanggang 1 araw. Depende kung gaano katagal gusto mapreserba ang karne. Mas matagal ang pagpapausok, mas matagal din ang buhay ng karne. Pagkatapos pausukan, iihawin na ni Joel ang karne sa isang bato hanggang sa maluto ito. Sa ngayon ay mabibilang muna siguro ang mga gumagawa nito. Siguro napapanahon na paminsan-minsan gawin natin yung sistemang pagbabalol. Upang sa gayon, muli nakita natin na ito naman pala ay isang tradisyon. Kung pag-uusapan lang din ang tradisyon at kasaysayan, numero uno dyan ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Bukod sa mga nagawa niya para sa bayan, ang hindi rin daw dapat mabaon sa limot ang mga pagkain na kanyang nakahiligan. Kaya naman, tutulungan tayo ng food historian na si Chef Rico na hindi lang alalahanin, kundi matikman din ang mga pagkaing naging paborito ni Rizal. Unang ipakikita sa atin ni Chef Rico ang pagluluto ng sinigang na ayungin. Naisulat ito sa libro ng Nole Metangere, kung saan si Tia Isabel at ang nanay ni Rizal ay talagang namang nagsaliksik upang maihain ito kay Dr. Jose Rizal. Ito ay niluluto ng kanyang Tia Isabel, kung saan naghihintay sila sa Pasig River, kung saan ayunging tabang, doon mo matatagpuan ng araw. Noon, mahal daw ang isdang ayungin, kaya mga ilustrado lang ang nakakakain ng isdang ito. At maski nga ngayon, mas mahal pa rin ang ayungin kaysa sa tilapia, kaya hindi na raw ito gaanong niluluto ngayon. Ngayon.
Ngayon, maglalagay na tayo ng pampaasin. Pwede natin gamitin dito ang batuan. Sunod na inilagay ni Chef Rico ang siling haba. Saka ilalagay ang nalinis ng ayungin at hahayaang kumulo ulit ng 5 minuto. Sa pagluluto po ng isda, huwag nyo po masyadong i-overcook o yung pakuluin ng pakuluin dahil po ito ay malalasob o maduduro. Inilagay na rin ni Chef Rico ang kangkong. At makalipas ang halos 30 minutong pagpapakulo, ready to serve na ang ating sinigang na ayungin. Malinamnam po ang lasa at tamang-tama ang asin. Ang isa pang butahe na paborito rin daw ni Rizal, ang karneng asada. Kakaiba raw ang salsa nito dahil gawa ito sa giniling na bigas. Sa pagluluto ng karneng asada, gagamit tayo ng makapal na hiwa ng karne ng baka katulad ng batok. Pinaghalo-halo ni Chef Rico ang karne ng baka sa olive oil, dayap juice at parsley. Matapos i-marinate, iihawi na ito. Iilan na lang din kaming may alam na lutuin ang karneng asada sapagkat ito ay nabago na dahil sa modernong panahon na marami ng sangkap ang inilalahok. Sa paggawa ng salsa o sauce, ginamit ni Chef Rico ang pinagbabara ng karne sa kanilagyan ng giniling na bigas at tubig. Hinalo-halo ito hanggang sa lumapot. The long wait is over dahil pwede nang i-serve ang isa sa paboritong ulam ni Jose Rizal. Katamtaman lang lambot. Masarap ang sarsa. Itong karneng asadang ito ay kinukuha pa ni Teodora Alonso ang sangkap nito. Nanggagaling siya ng Laguna, luluwa siya ng Binondo upang bilhin ang mga pangunahing sangkap na gagamitin niya sa karneng asada. Isa pang karakter na nagkaroon ng malaking ambag sa ating kasaysayan ang tinaguriang Lakambini ng Katipunan, si Gregoria de Jesus. Siya ang ikalawang asawa ni Andres Bonifacio. Nabukod sa nagkaroon ng malaking papel sa pag-iingat ng mga mahalagang dokumento ng Katipunan, ay nag-iwan din ng isang pamanang putahe na mula sa kanyang pamilya. Ito ang Cabeza de Jabali, mula sa salitang Espanyol na habali, na ang ibig sabihin ay baboy ramo. Sa paggawa kasi nito, ginagamit ang ulo ng baboy ramo bilang pangunahing sangkap. At ang kanyang apo sa tuhod na si Dominic na lang daw ang nakakaalam ng original na putahe nito. Yung recipe kasi handed down siya. Sa tita ko ang nagturo sa akin. Tapos for a while, tinuturoan din ako ng mayordoma ng lola namin sa Paranaque. Kapatid ng lola. Pag may okasyon, natitikman namin siya. Kaya since kinalakihan namin, parang nasanay na rin kami kainin yun. Dahil sa hirap ng paggawa nito, unang-una, napakamahal na mga recados na ginagamit at sa akin matrabaho. Ang pangalawa ay pinagbabawal na rin ang paggamit ng ang paghahunt ng mga baboy ramo. At para maipasa sa bagong henerasyon ng pamilya ni Dominic ang recipe na ipinamana ng Lakambini ng Katipunan, tuturuan niyang magluto nito ang pamangkin niyang si Miguel. Hello mga ka-wonder, nandito na ako kasama ko si Miggy, yung pamangkin ko. And first time niya magluluto ng cabeza de jabali, tuturo ko sa kanya ngayon. Yung cheesecloth, kailangan pa diamond yung shape niya sa lamesa. So ganyan? Ayan, ganyan siya. Tapos yun, lalagay mo na yung ulo ng baboy. And then? Face down siya. Okay. Alright. Pagkatapos mailatag sa katsa ang ulo ng baboy, bubudburan ito ng harina para kumapit ang mga ilalagay na ricado. So, tenga muna. And ito yung dila. Tapos okay. alternate. Alternate siya. And then, carrots. And then, chorizo. Actually, minsan, mas maraming chorizo, mas masarap. Mas malasa siya. So, if you roll it, ito yung kamay mo. You tuck it in. Okay. Tapos roll. So, Tito, how long have you been cooking this?
Oh, wow, tagal na since I actually graduated ng culinary. Pagkatapos ilagay mga Ricardo, pwede na itong irolyo at ibalot sa katsa. Kasi there's a style na pag ilalock mo yung dulo. Okay. So para siyang candy. So magka-opposite siya na gano'n. Kailangan masigurado na mahigpit at pantay ang pagkakatali nito para humulma ng tama ang cabeza de habali. Pakukulan ito sa tubig na may celery, carrots, sibuyas, dahon ng laurel at paminta. Ilalagay na rin sa tubig ang mga natirang Ricardo na ipinalaman sa cabeza de habali. Pagkatapos ay ilalagay na ang ham at pakukulan ito sa loob ng 2 hanggang 4 na oras. So after pakuluan, i-rest mo muna siya, tapos we'll put it in the ref. Okay. The next day, tsaka mo siya i-serve as cold. Presenting Cabeza de Habali! Ano naman kaya ang masasabi ni Miguel sa lasa nito? I'm really a fan of chorizo de Bilbao. Yeah. And malaki talaga yung impact ng chorizo de Bilbao sa lasa niya. So after this, will you be preparing this with your family, with your definitely Christmas? Dito, pero siguro after another try with you, yeah. Dito.